Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang nagpagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ay itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagtupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos,
may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ang mga ng mga magagarang libingan, ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung mayroong isang salita na maglalarawan sa mga pariseyo at eskriba sa ating ebanghelyo, ito ay ang salitang booking. Alam niyo po ba yung salitang booking? Mula sa salitang buko
na ang ibig sabihin ay nahuli o nahayag o nalaman ang isang bagay na itinatago. Ito po ang nangyari sa mga Pariseo nang sabihan sila ni Jesus na kawawa kayo. Bukod sa kilala ng mga tao at hayag naman sa lahat na ang mga Pariseo at Eskriba ay magagaling pagdating sa batas ng Diyos at dalubhasa sa pagtuturo. Buking sila ni Jesus dahil kahit anong galing, kahit na sila ay dalubhasa pagdating sa batas ng Diyos, hindi naman ito nakikita sa kanilang buhay. Buking sila ni Jesus dahil iba ang pinapakita sa labas at nilalaman ng loob. Iba ang pinapakita sa labas sa nilalaman ng loob. Kawawa dahil puro panlabas lang ang kanilang galing at hindi panloob. Kumbaga, palabas lang ang lahat at hindi totoo dahil hindi galing sa loob. Wala naman po sanang masama kahit na sila ay nabuking ni Jesus o nabuko ni Jesus dahil pinangangaralan at itinatama sila ni Jesus. Kaya lang, sa halip na pakinggan ang pangaral at itama ang mga maling ginagawa, hindi na nga nagpasalamat kay Jesus, kinalaban at tinuligsa pa si Jesus. Ito yung nakakalungkot na madalas nangyayari. Ito minsan ang problema sa mga taong nabubuking o nabubuko. Sa halip na aminin ang mali, akuin ang mali, magpakumbaba o humingi ng paumanhin, sa halip na pakinggan ang mga pangaral at baguhin, ang iba galit pa o kaya naghihiganti. Hindi ba ganito ang nangyayari sa ating lipunan ngayon? Kahit sa ating pamahalaan, ang mga nabubuking sa halip na itama, sila pa ang galit. Tingnan nyo, ang napapanood natin sa balita, yung mga nabuko sa kanilang mga pangungurakot o sa mga ginagawa, sila pa ang numero unong galit. Tinutuligsa ka pa, babalikan ka pa, no? Itinatama na nga sa halip na baguhin ang mga nagawang mali, sila pa ang galit. Hindi natin kailangan magalit. Hindi natin kailangan mga tuwiran sapagkat sinasabi sa ating unang pagbasa na inihahayag na sa atin ang pagwawalang sala ng Diyos. Sinasabi sa atin na pwede tayong ipawalang sala kahit na tayo ay may nagawang mali. At ito ay sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Pwede tayong humingi ng tawad. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mga tuwiran kapag ikaw ay itinatama o kahit na ikaw ay nabuking. Dahil sa Diyos, tayo ay mapapawalang sala. Mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, ang humingi ng tawad kapag nagkamali, ang aminin ang mga pagkakasala kapag tayo ay nabuking.
Bakit ba nagagalit kapag nabubuking? Hindi ba't magandang pagkakataon ito para ang anumang mali ay baguhin? Hindi naman inaasahan na maging perpekto tayo dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang itinuturo sa atin ay maging bukas sa mga pangaral at mga pagkakamali at ito ay baguhin. Mayroong kapatawaran sa mga taong umaamin ng kanilang pagkakamali. Andiyan ang kumpisal at andiyan ang Diyos na handang magpatawad kahit na tayo ay nabuking. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Anak kong ialay ang aking
pagpasa. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y matagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.